Magandang araw po sa lahat. Ito po si Mommy Fem and welcome dito po sa ating Motherhood Series number 9. At last episode, we had a very, very exciting and very informative chat with our guest mommy na si Mommy Neri. At ang dami nating natutunan sa kanya tungkol sa mga practical tips niya na binigay about breastfeeding. And syempre, Mommy Narlene, magpakilala ka na uli. O bumati ka muna sa ating mga audience before you introduce Mommy Neri dito po sa ating Motherhood Series number 9, Debunking Breastfeeding Myths, Facts Every Mother Should Know. Hello everyone! Magandang araw po sa aming mga suki, sa aming mga taga-panood at taga-pakinig. Siyempre, yung aming mga fans all over the world. Ito po ang aming usapang pantahanan at ngayong araw po, ang aming episode ay about debunking breastfeeding myth, facts every mother should know. And of course, I am very happy to inform you na meron tayong special mommy guest. No? Si Mommy Nerissa A. Piupolpo. Siya po ay isang dedicated administrative professional hailing from San Jose del Monte, Bulacan. With a strong background in various administrative roles, she is currently serving as the admin assistant of Patesco Incorporated. Her career includes previous positions such as admin assistant at Green Heart Drug Corporation and marketing assistant at Gold Deluxe Philippines. Nerissa holds an associate degree in computer science from the Asian Institute of Science and Technology. She is known for her proficiency in computer applications, particularly MS Word and Excel, as well as her strong multitasking and communication skills. Nerissa is happily married and a proud mother of two children, namely Gian Matthew and Jayo Murphy. Mga kaibigan, mga kausapang pantahanan, let's welcome Mommy Neri, Nerissa A. Piupolpo. Hello! Yeah, hello Mommy Neri! Good evening po sa mga viewers. Kamusta ka na, Mommy Neri? Okay naman po, nakapag-adjust na po tayo sa breastfeeding struggles. Oo naman. Oo, kasi ilang buwan na nga yung anak mo? 3 months po. Okay. So 3 months na pala, no? And dito sa ating episode, Mommy Neri, ay iba naman yung tatanungin namin ni Ma'am Nardine sa iyo. Kasi we would like to know kung ano yung mga breastfeeding myths. Ibig sabihin yung mga maling paniniwala na natutunan mo nung mga panahon na ikaw ay dalaga pa o ngayong nanay ka na, at meron ka bang mga na-found out tungkol dito sa mga kasabihan na to, at paano mo ito na nalaman na ito pala ay hindi totoo? Opo. Bali, simula po nung nag-start ako mag-breastfeeding, ayun, dun ko po na-realize na yung mga myths talaga, hindi talaga yung iba pwede mong sundin, then yung iba scientifically explained naman po ng OB. Okay. Unang myth po natin, like yung example po na huwag kang magpapa-breastfeed if galing ka po sa biyahe or pagod ka. Mm-hmm. Yun po yung unang myth na parang laging tumatak sa isip ko nung magpapa-breastfeed ako na hindi ako magpapa-breastfeed kapag pagod, which is wrong naman po. Mm-hmm. Ang explanation po dyan, hindi naman daw po makaka-apekto sa baby kung pagod ka or galing ka sa biyahe. Wala pong any effect po sa baby yun kung magpapadede ka po agad or kung magpapa-breastfeed ka agad. If ever na galing ka sa paglalaba, paglilinis ng bahay, or galing ka po sa malayong lugar, okay na okay po magpa-breastfeed tayo if ever po na gano'n. Lalo po kung gutom na po si baby. Okay po yun. Wala pong problema po yun sa baby. And yung pangalawang myth po namin na natutunan ko,
di ba po may explanation tayo na yung right breast is for food, the left breast is for water. Wow, may ganun pala. So, ngayon ko lang nalaman yan. Yes, yun po ang second myth na, na tumatak din sa isip ko na hindi po pala totoo. Kasi yun din yung ginawa ko nun sa first board ko po eh. Parang sinalit-salitan ko siya kasi nga po ang paniniwala ko yung nasa left is water kasi bawal po tayo magpainom ng water sa baby for 6 months. So, hindi po siya totoo, which is ang explanation is both po siya pwedeng milk po parehas yun. Oo naman. Yun ang, oo naman. Tapos ang dami po kasing nagsasabi na yung matatanda natin na sa kabila naman kasi gatas. O sa kabila naman kasi iinom naman siya ng water. Ganun po yung ano kasi yun ang nakasanayan ng mga ano natin yung mga parents po natin eh. Yun yung paniniwala nila which is hindi naman po totoo. Parehong milk po ang pinaproduce ng both breast po natin. Okay. That's and, good to know. Yes po. Yung second myth naman is yung small cup equals small supply. So, ibig sabihin po, if ever, kapag smaller breast daw po meron ikaw, smaller milk supply daw ang mapoproduce mo, which is wrong din po. Dahil any size po ng ating breast ay fat content lang naman po ang laman nito. Which is, kung malaki man po siya o maliit, parehat lang po ng milk supply ang mapoproduce natin. Depende lang po ito sa kung gaano po natin pinapalatch ang baby. Kaya po siya, depende po sa milk supply na mailalabas natin. Hindi po siya nakadepende sa size ng breast po. Oo naman, no? Unfair naman yan doon sa mga cup A. Yan, kahit anong cup pa yan, ma'am. Pare-parehas lang ng milk supply na maipo. Yun naman pala eh. Wala pala yun sa laki. Wala po sa laki. Kasi fat content lang naman po ang laman ng ating breast if malaki man siya o hindi. True. And yung ano po, etong meat na to, pinaka-importante to po sa ngayon dahil medyo umiinit po ang panahon natin. Meron pong kasabihan na kapag uminom ka daw po ng tubig na malamig, sisipunin daw po si baby or malamig din po ang maibibigay natin milk kay baby. Which is hindi po talaga siya totoo. Naniwala din po ako nang dati dahil nagkasipon po ang baby ko, dun po naniwala ako na hindi talaga ako uminom ng tubig na malamig po noon. Tapos nung sinerge ko po siya, then nagtanong din po ako sa OB ko, okay na okay po tayong uminom ng malamig na tubig kapag ka nagpapa-breastfeed po tayo. Lalong-lalo na po ngayon, medyo nag-iiba po yung klima natin. Umiinit yung panahon. Mas nakaka-stress po sa mami kung hindi po tayo iinom ng malamig na tubig para po mag-freshen up tayo. Ang ibig po sabihin nito, hindi naman po direct na malamig na tubig yung malamig na breast milk yung ilalabas natin kay baby once uminom po tayo ng malamig na tubig. Ang pag-inom po natin ng malamig na tubig, ibig po sabihin hindi po siya malamig pagdating po sa katawan natin. Ang maipoproduce pa rin po nating milk kay baby is right temperature pa rin naman po para sa kanila. Ginawang refrigerator yung mother. Yes po, yun. Yun po ang ano, dahil po medyo bata-bata pa ako nun, kaya naniwala po ako sa lahat ng mga kasabihan. Pero netong second born ko po talagang sinerge ko na lahat ng mga kasabihan kasi sobrang ang dami na pong nagbabago na climate sa atin. Parang hindi na po advisable na hindi tayo uminom ng malamig na tubig para mag-freshen up po tayo eh. Baka mas lalo lang po tayong mas stress pag nagpapa-breastfeed po tayo. Yes. Meron so, yun yung... Oh, sige. Po. Ang isa pa ay bawal daw pong magpa-breastfeed if may flu ang mami or any sakit daw po ang mami. Which is hindi naman din po siya... which is wrong din naman po. Ang fact po nito ay...
the more na nagpapa-breastfeed ka po, the more na maraming antibodies yung mailalabas natin na maipapa-breastfeed po natin sa baby natin para rin po hindi siya mahawa sa ano natin, kung ano mang meron tayong sakit. Yun po ang ano natin, antibodies po ang mailalabas natin para hindi po siya mahawa sa kung if ever po na may flu tayo. So, safe na safe pa rin po tayo magpa-breastfeed kung meron po tayong sakit. Depende po sa sakit ha. If ever na flu lang naman po ito o ubusipon, okay na okay pa rin naman po kasi makakapag-produce naman po tayo ng antibodies sa katawan natin na magagatas niya po yun para po hindi lang siya mag- Ayun. Meron pa ba? O yun na yun. Meron pa naman po. Ang sabi po, hindi daw po makakapag-produce ng milk ang mommy kapag hindi daw po kumakain ng mga bland foods lang po ang kailangan daw po para makapag-produce po tayo ng maraming milk. Which is hindi rin po siya tama kasi balanced diet po ang kailangan po ng mga mamis para po maiproduce natin ang tamang nutrients na ipapabreastfeed po natin sa mga babies po natin. Any kinds of food po, wag lang po alcohol. Lahat po pwede. Ayun, ako, ang dami palang mga natutunan ni Mami Neri sa mga kasabihan, no? Talagang buti na lang at si Mami Neri ay kumbaga curious. Ano nga ba yung tutukon? Pero in some point, sabi ni Mami Neri, naniwala siya, no? Kasi bata pa po ako noon eh. Tapos eto kung medyo malaki ang age gap po kasi nila ngayon. Kaya parang sabi ko, ay, dapat alam ko na kung totoo ba to o hindi. Kung tama ba yung ginagawa ko ng breastfeed. Kasi po, eto, parang nag-decide na po ako sa sarili ko na itong second born ko, i-exclusive breastfeed ko po siya. Since yung sa first born ko, hindi ko siya na-exclusive breastfeed kasi po nag-work ako. For 2 months ko lang po siya mag-breastfeed. Really? Kaya hindi po ako masyadong naalam sa breastfeeding po. Naniwala lang po ako sa mga kasabihan. Ayan. So, thank you very much, Mami Neri, sa mga ibinahagi mo. Ayan, so, mga mommies and to all, napakinggan natin si Mami Neri kanina sa kanyang mga ibinahaging mga breastfeeding myths. Kapag Mami Neri, na lahat naman talaga ng mga nanay, merong natututunan ng mga ganitong mga kasabihan, yung mga alam mo na, yung mga practices yes. ng about breastfeeding na mali siya, no? Hindi siya scientifically sound. Kaya naman, this episode is so important dahil tulad ng nabanggit natin kanina with Ma'am Neri, mas maganda na matutunan natin yung correct way at kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan natin i-consider sa breastfeeding. So, unahan ko na, Mami, ha? Number one, may nagsasabi kasi na ang breastfeeding daw, it changes the breast shape and size. Dalaga pa lang ako, yan ay yung sinasabi nila. Naku, pagka na, makatapos ka na o nagbe-breastfeed ka na, lalaw-law ang yung mga, yeah. Alam mo yon yung mga aesthetics part ng babae na instead na makatulong, mag-encourage ng breastfeeding, dinidiscourage. Naku, sige ka, pagka ikaw ay nagpasuso, lalawlaw ang iyong breast, no? Pero alam mo ba, Mami, na according sa mga specialist, mga medical specialist, ay ang changes daw sa shape o hugis ng ating breast o suso, or yung size ng suso, occur as a result of pregnancy and not from breastfeeding. So, yes. Ibig
Dahil nga, syempre, pag pregnant ka, lumalaki talaga siya dahil nagkakaroon ng gatas eh. Yes. Pero yung sinasabi nila na lalawlaw siya, sabi dito, ito ang dahilan. In fact, aging and a high BMI o body mass index. Ibig sabihin, pag ikaw ay malaki, no? Bata-ba. Ito, lumalaki talaga siya. And your pre-pregnancy breast size and a history of smoking all heavily influence one SAG potential. Ibig sabihin, yung paglawlaw ng breast ng babae, huwag niyo sisihin dahil nag-breastfeeding ka. Kung hindi, dahil sa, of course, when we age, there's a tendency na siya ay lalawlaw. Diba? Siyempre, hindi naman parating may hugis na maayos. Yes. No? And then, pagka bumigat ka din, may ano din po yun. May factor din yun. At siyempre, if you're not wearing a bra to support your paglaki ng breast, yun din po ang magiging consequence. At kung meron daw po kayong history ng smoking, ayan po ay nakakadagdag para masabi natin na lalawlaw. So, ang breastfeeding, hindi yan nakakalawlaw. Ayan. So, kailangan talaga mag-breastfeeding and wear a good size bra. Pre-pregnancy and after. Actually, maganda, mami. Correct. Diba? Nung time na tayo ay pregnant, may mga bra na pang-pregnant. Yes. At saka pang-lactating mothers. So, dapat yun ang atin nung aalamin. So, Mami Narlene, it's now time for you to discuss yung pangalawa naman. Breastfeeding myth number 2. A mother should avoid breastfeeding when sick with flu or COVID-19 or if they get vaccinated for the disease. Okay. Hindi naman ito nakaka-apekto sa breastfeeding. Pero syempre, kailangan din natin ng precaution kasi alam naman natin na itong mga sakit na ito ay minsan airborne, di ba? Pero hindi ito dahilan para mapag-stop ng breastfeeding. Pwera lang kung talagang pag sinabi na ng doktor na, oh, mami, huwag ka muna magpa-breastfeed, hindi dahil sa makakahawa sa bata o sa baby ang gatas, kundi dahil syempre yung paghinga mo, yung mga kamay mo, diba? At saka yung mga damit mo na maaring merong mga bacteria o germs na hindi namin nakikita. So yun lang man po ang dahilan kung bakit hindi muna kayo pinapag-breastfeed. Ha? Ito nga ang sabi nga dito, flu and COVID-19 viruses are transmissible through tiny liquid droplets from sneezing, speaking, and coughing, among others. When a baby is in close contact with the flu COVID-positive mother, the chances of contracting the disease are those actioned by the mother and not through her breast milk. Huh? So, the possibility of the baby getting infected through breast milk is low. Huh? But it doesn't mean that the baby cannot contract the virus through other means. If it is necessary to isolate the mother, she can try pumping and storing milk for baby's consumption. Mothers should still practice hand washing and wearing a face mask while feeding. So, hindi po ibig sabihin na yung gatas ang makakahawa doon sa baby. So, huwag niyo pong isipin na pag kayo may sakit, ay malilipat sa inyong anak. Yan po, mga mami. Yes, oo, mami. Actually, ang breast milk will help control the spread of disease. Ano yung may sabihin, may immunity na naibibigay yan sa baby. Ayan. So, the third kasabihan, ayan. Kasi minsan, yung mga nanay, no, kasabihin ng iba, only eat bland foods when breastfeeding. Kasi parang iniisip nila, sige, pagka kayo ay kumain ng mga ano-ano, or salad. Oo.
maalat, maalat din yung ano. Well, sabi nga po dito, ito pong isipin natin, no? The womb housed the baby for months. Even then, the child was already exposed to the mother's food choices. Diba? Yes. For 9 months, anong kinain ng nanay? Diba? Kaya the only type of food that mothers need to eat when breastfeeding is a balanced diet. Yes. Bland or, no? Pero I'm not saying na wala, wag kumain ng matabang. Well, mas beneficial nga yun. Pero maniwala pa rin kasi. Okay? Sabi nga dito, if the baby comes out healthy, there is nothing to worry about. There are no inherent dietary restrictions when breastfeeding unless prescribed by a trusted medical professional. Mm-hmm. Kasi may mga nanay, syempre, na ano eh, na pag may sakit, diba, mayroon siyang special diet. Diba? Yan. Pero, ano yun na lang natin sa Pinggang Pinoy. Ang dami na nating mga naging episodes, Mami, na Pinggang Pinoy, yes, na kung saan ay yung go, grow, and glow. Dapat balanced meal. At meron hong meron lang hong prescribed amount ang kinakain. Hindi naman yung parang dami-daming kakain. Pero syempre, may additional. Kunyari, kung sa isang adult na normal, 1 cup, sa pregnant and lactating, 1.5 cup. Because carrying a baby and you are breastfeeding. So, yung additional requirement, it's not for you. Yes. No, it's for you. It's for the baby. Yan. Kasi alam mo, ang sarap kumain pag lactating eh. Maraga. Yung mga panahon na siguro naalala mo rin, ang sarap talagang kumain. Yes. And minsan napapadami. Kaya naman, yung ating Pinggang Pinoy na pwede nating i-download yan sa ating cellphone, ini-encourage na piliin ang mga tamang kakainin and then kung ilan lang ba ang kailangan kainin. Yes, so dito sa ano natin, sa Go Foods, sinasabi, choose whole grains. No, like brown rice, corn, whole wheat bread, and oatmeal. Diba? Pero syempre, meron pa rin mga iba dyan, like pasta, you can, anything na, ano, maliit lang, pero hindi masyadong marami, no? Yes. And the grow, of course, the bodybuilding, kailangan to, protina, you can eat fish, shellfish, lean meat, poultry, eggs, and dried beets and nuts. And of course, sa Glow Foods, ito yung mga fruits and vegetables, lahat naman halos eh, pwedeng kainin, but in moderate amounts. Kahit na healthy siya, it should be in moderate amounts. Okay? So, Mami Narlene, tapos tayo sa myth number 3, and how about myth number 4? Okay, myth number 4, exercising can change the taste of milk. Hindi naman po, no? Okay. Sabi dito, breastfeeding mothers are humans too. For humans to have healthy biological functions, exercise is necessary. Light to moderate exercise is safe without having any effect on the taste of breast milk. However, a study has shown there may be some truth to this myth because a high-intensity workout session elevates lactic acid levels which may give breast milk a bitter taste. Pag na tayo naman po ay nagbe-breastfed or breastfeed, no? Hindi natin sinasabing wala tayong mga exercises kasi kailangan natin yan. Siyempre tayo mga nanay, pag bagong panganak, talagang medyo lumaki, minsan nako-conscious tayo sa ating paglaki, aalagaan naman natin ang katawan natin na unti-unting maibalik siya sa normal. So, meron din tayong mga exercises na pwede naman yung walking, yung konting bending, or nakikita niyo sa larawan, pwede kayong magnanay ay mag-exercise din. So, ma-strengthen ang bonding ninyo magnanay kung kayong dalawa ay mag-exercise. Pero huwag niyo masyadong i-exert too much ang inyong sarili dahil
ang sabi dito, according to studies, na nagkakaroon siya ng bitter taste, no, kasi yung lactic acid niya na-elevate ang level nito. So, again, Mami Fem, yung ating sinasabing moderate, no, in everything, we do it moderately. Okay? Yes. And of course, when you exercise, di ba, nag-aalala tayo na yung ating mga suso ay lalaylay. So, kailangan natin gumamit ng tamang kasuotan ng pag-exercise. Yung makakatulong na yung ating namang breast ay hindi talagang luloy-loy, no? And of course, siyempre, sabi nga dito, yung katawan natin ay alalayan din natin. Okay? Pwede naman tayong mag-bottle feed, pero ang gagamitin pa rin ay yung galing sa ating breast. Ipapump natin yan. Para naman medyo mapapahinga din yung ating boobs, ika nga, sa pagpapasuso. But, hindi pa rin natin nade-deprive si baby because we'll just pump the milk and then put it in a bottle. Still, ganun pa rin. Kasi alam niyo, Mami Fem, at saka mga lahat ng mamis, lahat po na nag-breastfeed, ang mga anak po nila ay malayo sa sakit. I, for one, talagang sawang-sawa sa breastfeeding ang mga anak ko. Hindi ko sila na itakbo sa ospital noong kanilang growing years. Maliban na lang yung aking panganay, kasi iba talaga yung medyo nangyari sa kanya, na kailangan siya mag-undergo ng operation. But yung growing up ng mga anak ko, wala akong maalala na nagkasakit sila. Siguro lagnat-lagnat, pero after that, wala na. No? Sa mga hindi talaga ang magulang, ang nanay, pag nag-breastfeed sa anak nila. At sinabi pa, ang nag-breastfeed pala, ay lalong sumeseksi ang nanay. Sabi at daw. Tumatagal, nagkakaroon siya ng pagkakataon na hindi agad magbuntis. Mm. Yes. O kasi yung hormones, na may hormones responsible for that. And very good, Mommy Narlene. Thank you very much for sharing your own personal experience for that. Yes. Ayan. And punta na tayo sa myth number 5. Sinasabi daw na separation of the mother and newborn after birth is necessary for the mother's rest. No. Hindi po yan totoo. Dahil ang ini-encourage po na pagkapanganak, no? As in, lumabas ang baby at siya ay umiyak o medyo na ano na siya, na nabigyan na ng attention ng mga nurses o ng doctor doon, they need to have a skin-to-skin contact with the boys. Yan. Ang tawag po dyan ay kangaroo mother care. It's very important to establish the mother-child bond. So this practice is typically performed within the first hour of birth to help the child find their mother's breast and initiate breastfeeding. So yung pala ang ano, ang dahilan. Kapag ka, kasi ako, mami, dahil nga sa aking mga health concerns, hindi ko naranasan to. So tulog na tulog ako, naka general anesthesia because of my asthma. So hindi ko naranasan yung skin-to-skin contact after giving birth within the first hour. No? So, swerte na lang nung marami ngayon na ganyan. No? So, sabi nga dito, ito daw ay can save up to 150,000 children's lives. It also prevents babies from infection and hypothermia. So, yun. Oh. And moreover, separating the child from the mother can only add further stress to both parties. Oh. Well, totoo naman. Kasi, syempre, lalo na kung nagkamalay na yung nanay. I mean, di ba pagka, usually kasi ngayon, pag nanganganak, I think pag sa hospital, pwedeng gising ka eh. O nasa lagin, di ba? Pwedeng gawin yun. Pero pagka katulad ko, naka-general anesthesia. Oo, ako kasi, ano rin ako, ako ay cesarean. Siyempre, natutulog. Hindi mo alam kung naidikit sa'yo yung baby. Pero siguro naman, pinadikit naman siguro nila. Kasi ano yun, automatic yata yun. But what I remember, parang nasa nursery na yung bata. And then, pagising mo. Pagising natin. Padali na lang dun sa room. Uh-uh. Which is okay din naman. Kasi magkailangan niyang hanapin yung dede eh, ng nanay, para makapigil yun, no? Yung baby. Imagine niyo, no? Ilang oras yung hindi kumakain. Oo.
Kaya gutom na gutom yung baby, no? Yes, oo. Kaya naman, mahirap talaga maging mommy. Oo, alam ko, Mami Fe, pagkagising ko eh, dinalagad yung baby. Talaga nagsumuso na siya agad eh. Oo naman. Oo. Kasi yan naman ang source of ano niya. Mm-mm. Okay. Source of food, di ba? Yan, next, Mami. Ayan. Myth number 6, resting from nursing increases milk production. Bodies are intelligent systems. It knows what the baby demands. So when at rest, the body will only slow down milk production. Feeding more will trigger breast to produce more milk. Ayan, totoo yan, Mami Fem. Based on experience, the more na nagpapasuso ako nung sila yung mga baby pa, the more na dumadami ang akin milk. No? Tapos nung time na papasok na ako, ang bigat-bigat ng aking suso. So, kailangan ipump ko yung milk para may maiwan ako habang nasa school. And then, syempre, pagdating sa school, talagang nananakit na naman yan. Oo, lalaki na naman yan. Ganun. Hindi man ako nakapag-store kasi syempre, babiyahe ako. Pinalalabas ko muna yung gatas. And then, pagdating ko sa bahay, konting pahinga lang. And then, balik na naman ako sa pagpapa-breastfeed. The more na binibigyan mo sila ng gatas, the more na dumadami siya. Pero pag hininto mo ang pagpapadede, hihinto rin ang gatas. So, ay ako ayokong huminto. Kaya sige, hanggat may gatas, sabi ko sa iyo, nagna-nursery na eh. Nakauhot pa yan sila pag uuwi galing sa school, pag hihiga. Talagang hanggang may gatas, ibinibigay ko yun. Ganon. So, automatic yan. Nakaramdam talagang all the system your body, ilalabas talaga niya yung gatas. Yes, first 1,000 days, di ba? More than mga 2 years old or more. Sabi sa iyo, hanggat may gatas eh. Sige, go nang go eh. Hindi ko na iniisip yung lalaylay ang suso ko. Okay. Alala ko pa kailan doon, Mami, kasi ang akin ay kalusugan ng aking baby. Ang anak, tama naman. Oo, ano. And I remember, pagka may, kunyari, tumutulo na sa breast mo yung, ibig sabihin nun daw, the child is hungry, yes, which is true. I think, no, parang ano na siya, dinesign na siya ng Diyos na ganito ang signalis. Yeah. Kaya nagpapasalamat din ako, Mami Fem, na binibigyan ang mga nanay na bagong panganak ng 2 months vacation. Para yung 2 months na yun, talaga maibigay mo lahat sa anak mo, yung attention and everything. So, very thankful ako. Pero minsan, kulang pa nga yung 2 months. But we have to work. Very ano yan eh, yung 2 months na yan, kulang na kulang talaga yan. Because the mother should also recuperate. Mm-mm. Lalo na pag cesarean. And yes, the puyat, and the puyat na pinagdadaan. Lalo na kung kayo lang dalawang mag-asawa, walang kasama sa bahay. Oo. So it's ako naniniwala ako sa bina. That's why during the one episode we had before, you take a lot of ano talaga, a lot of help, support, yes, families. Huwag na kayong mahiya. Kasi you need to rest, to sleep, and to be ready. Totoo ka lang matulog. Sabi nga ng mami ko, pagtulog ng baby, dapat matulog ka rin. Eh syempre, pag wala tayong helper, pagtulog ng baby, marami ka nang ginagawa, paspas ka nang ina. Pagising ng baby, pagod na pagod ka na, hindi ka rin naman makapagpahinga kasi gising ang baby. So, we really need support from the family. Yeah, totoo yan. Kaya naman dito, just to explain lang itong letdown reflex dito, we included... Ayoko, sige. Kasi, kaya si Mami Arlene, sinasabi niya, the more kang magpasuso, lalong dumadami ang iyong gatas because meron hong nangyayari sa katawan ng isang nanay. Mm-hmm. Dahil yung kakaugnay po pala yan, no? May tinatawag sa area ng brain natin na ang tawag doon ay hypothalamus. Yan po ang nagpo-produce na tinatawag na oxytocin. Ito pong hormone na to na responsible para po lumabas yung ating yung gatas, no? And may tinatawag din pong pituitary gland na parte po din yan ng ating ulo, that the area of the brain that produces prolactin.
and releases hormones into the bloodstream. So yan po pala yan. Kasi kapag ka ang baby ay sinak niya yung suso, no? Yan po yung nangyayari. Nagkakaroon po na mekanismo sa hypothalamus, may pinuproduce na oxytocin, sa pituitary gland, may pinuproduce prolactin, na kailangan po ito. Dahil yung prolactin po, ito po ang hormone that causes the breast to produce milk. Mami, no? And ang oxytocin naman, a hormone that causes the letdown reflex. Yun yung reflex. Para po yung milk ay bumaba. Causing your breast to push out the milk. Kaya naalala ko nun, pag stressed ka na nagpapasuso, hindi yung oxytocin hindi rin aano yan eh. Hindi yan bababa. Na-experience ko na yan. Kasi nagpapasuso ka ng stress, medyo hindi ka concentrated, wala talagang lumalabas na gatas. That's why yung mga breastfeeding health centers natin ngayon, meron silang breastfeeding room. No, tulad dito sa may paya, na makwento ko lang nung nag-practicum yung mga estudyante ko dito sa Commonwealth. Meron silang breastfeeding room. At kung yung nanay, hindi niya mapalabas yung breast milk, dun tinuturuan paano. At napapalabas nila yung breast milk because of this mechanism. Ang tawag dyan, the letdown reflex. At just to inform you, mommy, ang oxytocin is also what we call the love hormone. Oh, love hormone. Alam ko yung ano, yung episode natin sa pets. Yeah. Na when we, pag inanong mo yung pet, pinipet mo siya or hinahawakan mo siya, you're established. Nagre-release ng love hormones yung katawan natin at yung pet. Ang tawag na sa love hormones na yun is oxytocin. So, nakikita ko na ito ay connected din dun sa letdown reflex. If we produce oxytocin, we are not just producing the milk but also the love to our baby. Yun. Mami Fem, itong picture na nakita ko ng baby tsaka yung nanay, alam mo, yan ang gustong-gusto kong part nung nagpapasuso ako. Kasi nahayayakap mo yung baby mo, nalalaro-laro mo yung baby mo, tapos nakaupo lang kayong dalawa, di ba? Yan, gustong-gusto ko yan yung panahon na ako yung nagpapalaki ng mga anak, yung breastfeeding session namin. Gustong-gusto ko yan. Kasi yun talagang time na lang, yakap-yakap mo siya, gano'n. Minsan yan, nakakatulogan yung pareho, nakaupo kayo sa upat, pareho nakatulog na. Yeah. Yun lang, no? Make sure na nasa safe na lugar, mami, pag nakatulog ka. Kasi baka mamaya, mahulog naman yung baby. Yung upuan ko na lagi may yung armrest na rin. Kasi talaga, tsaka may uunan ako. At tsaka, mas ako, I find it, kung gusto mong matulog together with your baby, I think nandun ka dapat sa kama. Magpapasus. Para kung makatulog, hindi mo na... Kasi naalala mo nun, mayroong upuan na parang reclining chair na, no? Yung parang sasabi nilang chest set, ang tawag namin nun eh. Mm-hmm. Reclining chair siya, na talagang pwede mo talagang magpasuso. Kahit makatulog kayong pareho, safe kayong pareho ng baby. Yun. O sana nun, all. Sana all. Meron lahat. Ayan. O sige, at let's go. Teka muna mami, ito pala, be careful pala pag nagpapasuso kayo, lalo na sa gabi, na syempre inaantok kayo. Kailangan kahit sa gabi nagpapasuso, lalo sila, huwag kayo matutulog kasi baka mamaya yung dede ninyo ay hindi na nakatapat sa bibig ng baby at mamaya masusuffocate na siya ng gatas niya. So be careful din tayo pag magpapasuso sa gabi. Oo naman. So, yun nga eh, minsan nagiging cause ng death, ng kamatayan, ng sanggol dahil nasuffocate. May mga ganong cases, nakakalungkot, no? Pero hopefully, sana wala na. Okay, our next myth ay yung breast milk only provides benefits for the first few months. Nako, hindi po yan totoo. Dahil ang breastfeeding po, it provides optimal benefits for the baby's health in the first few months. However,
there are more lasting benefits for the mother and child when the practice is continued beyond this timeline. Totoo yan, no, mami? Kasi minsan, pag sinabi nung iba, uy, hanggang 6 months, pwede lang. Hanggang 6 months na lang. Mm-hmm. Oh, hindi eh. Dapat talaga, kung kayo naman ay stay at home, ma'am, eh, why not, na? To go beyond 2 years. And of course, yung the mother's risk of high blood pressure and type 2 diabetes and ovarian and breast cancer are lowered. So, yun pala ang effect. When you are breastfeeding, yung mga sakit na katulad ng high blood, type 2 diabetes, and breast and ovarian cancer ay naiiwasan. And a breastfed child would make them less prone to obesity. Tama ano yung sinabi mo, mami, kanina. Sexy. Yes. So, yung lung infections, hindi ho magkakaroon ng bata. At syempre, yung breastfed na child, hindi siya lalaki ng sobra. Diba? Oh. And oh. Sabi nga natin kanina, may iwasan din yung mga sudden infant death syndrome. Yes. Oo. Correct. Ayan. So, makikita natin talaga dito na napaka beneficial talaga for yun sa mga mothers ang yung pagpapasuso more than 6 months. Ayan. Walang obese na baby pag na breastfeed siya. Nagiging obese lang kasi kung ano pinapakain natin. Ba? Okay. Kung malaki na. Pero kung meron akong nais i-share, no? It's all about yung sudden infant death syndrome. Kasi nabanggit natin yan, ba't naiiwasan? Sabi dito, sudden infant death syndrome, sometimes known as COAT death, is the sudden unexplained death of a child of less than 1 year of age. Diagnosis requires that the death remain unexplained even after a thorough autopsy and detailed death scene investigation. Kaya naman po, sinasabi dyan na pagkalalo na daw, pagka yung baby mo ay yung tinatawag na premature. Uh-huh. Maaring maranasan ito. Kaya naman, yung pagpapasuso, iniiwasan niya na magkaroon ng ganitong klaseng unexplained death. I think the breast milk is full of iba nutrients to help the baby cope. Ito pa, mami. Alam mo ba na ang breast milk, it prevents diarrhea? Totoo naman, di ba? Kasi syempre, hindi ka na magpapakulo. Correct. Kasi mahal-mahal pa ng gatas. Basta malinis lang mas malinis lang yung nipple. Okay na yan. Maraming nanay talaga na opted for breastfeeding nowadays because of saka magaan kasi. Magaan. Ilabas mo lang yan, dususo na. Hindi lang yan, mami, yung cost ng bottle feeding. Ito pa ang benefits. It prevents diarrhea, ear infections, pneumonia, and asthma. Biruin mo yan. And of course, yung nabanggit ko kanina, lowers the risk for obesity and developing allergies. At sa parte naman ng nanay, it lessens the risk of breast cancer and ovarian cancer. Nabanggit ko. And it prevents postpartum depression. Oh, syempre kasi you have your oxytocin with you. Hormones, no? And kasi may tuwa-tuwa kasi baby mo. Type 2 diabetes and it reduces stress. So, tingnan mo nga naman, mami, sobrang ganda pala talaga ng breastfeed mo. Yan. So, last but not the least. Okay, myth number 8. Breastfeeding is not allowed when taking medications. Okay, most medications do not meddle with the milk's chemistry, even those that treat anxiety and depression. However, this will still depend on a specific drug's composition. Most of the time, a doctor will note these medications in prenatal and postnatal checkups
and will recommend safer alternatives if harmful to the child. So, pag kayo po ay nag-breastfeeding, huwag na rin po kayong iinom ng gamot ng basta-basta. Kailangan ninyo po ng medical help kasi sabi nga hindi naman nakaka-affect pero maaring maka-affect yung content ng medicine doon sa inyong gatas. So, hindi po tayo pwedeng basta-basta uminom ng gamot kung tayo ay nag-breastfeed. Tulad din po ng kung tayo buntis, hindi tayo pwedeng basta uminom ng gamot na hindi alam ng doktor, no? Kasi minsan may mga time na mapakaramdam natin. So, meron tayong mga safe medications while breastfeeding. So, meron mga pain relievers, no? Eh, naka-indicate dito yung mga pangalan ng mga gamot, no? But nevertheless, we have to seek medical help first before we take in medications because we are feeding our babies. Yan po. So, naka-indicate naman po ito yung mga gamot na pwedeng inumin. Pero, again, we have to seek medical help muna. No? Para maging safe ikaw, mami, at syempre ang baby. Yan. Yes. Ako, sobrang, nakaklarify natin ngayon ang mga issues about this. And sobrang grateful ako dito sa mga natutunan natin dito. And sana itong episode na to ay nakatulong. Lalo na sa mga mamis na hindi masyado nag-iintindi, di ba? Kasi minsan may mga mamis na parang okay lang. Pero ito, Mami Fem, napakalaking tulong para sa kanila. Lalo sa kanila mga babies. Yun naman ang ating gustong mangyari, di ba? Makatulong tayo. Good news, Mami, no? Ang atin pong Breastfeeding Awareness Month, hindi lang ho sa buwan ng Agosto natin gagawin. Mm-hmm. Dahil sa buwan ng September, meron tayong guest from Malaysia. Wow. Some breastfeeding advocate din na home economist from Malaysia. And she wanted to share some breastfeeding myths in Malaysian context. Kumbaga, itong atin po kasing na-share, ito ay Philippine context. Pero let us know more about ano naman ang usapin sa Malaysia. Kung ito ba, ano ba naman yung mga breastfeeding needs sila? Baka naman pareho din, ano? Uh-oh. Or tingnan natin kung nasasabi ng ating guest by September. Anyway, I would like to thank again Mami Neri Pioponco for guesting and sa lahat ng mga naibahagi niya kanina sa ating intro. Ayan, no? Dahil mahalaga na may nakakausap tayong mga nanay na kakasilang pa lang ng sabon, mga a few months ago at dumadaan sa ganitong breastfeeding. Ayan. Okay, so Mami Narlene, ano naman ang iyong parting words? Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Usapang Pantahanan. Kami po talaga ni Mami Fem ay na-inspired para kami ay makagawa pa ng mga usapin na makakatulong sa ating bilang babae, of course, at also sa ating pamilya. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. It's all about dressmaking and other activities in home economics. Mami Fem, maraming salamat. At tayo naman ay nagkita at nag-usap-usap na naman na sana lahat ng kababaihan ay ma-appreciate ang kahalagahan ng breastfeeding, lalo na po yung mga nanay na bagong nanganak. Yeah. Yes. Sa ngalan po, of course, ng ating mga kausapang pantahanan. Ayan. Ito po si Mami Fem. Ito naman po si Mami Narlene. Nagsasabing Usapang Pantahanan. Pantahanan. Bye. See you next God bless everyone. Episode.